dagang ina. Yan ang tawag sa kanila. Nagsusumikap na buhayin ang anak ng mag-isa, ngunit di pa rin mapigil kutsae ng karamihan. Imbes daw mag-aral, inuna pa ang kalandian. Matanong ko lang, alam nyo ba ang kanilang nadarama? Ang palakihin mga anak nilang walang ama, na sa likod ng kanilang bawat pagngiti ay may nakatagong pagdurusa at bighati. Dalagang ina, di ba pangit kong tawagin, pero babae rin sila na dapat yung galangin at dapat respetuhin, di dapat pinapaluha. Tingin sa kanila ay mabilis lang na makuha, dahil ba sila ay meron ng karanasan? Di na dapat seryosuhin dahil sa nakaraan. Kung yan ang tingin mo sa kanila, pare, mali ka. Nagmahal lang sila, di ibig sabihin nun malandina. Isip kang dakilang ina, yan ang lagi mong iisipin. Realidad. Naging batang inang wala pa sa wastong edad, nagtiwalang ibigay ang sarili sa kasintahan. Subalit nung may nabuo, agarang iniwanan. Anong mali nila? Sila lamang ay umibig. Kung meron mang mali, yan ang mali niyong pag-iisip. Sa halip, huwag niyong husgahan bagko sila'y hangaan. Kahit hirap na hirap, pinipilit ang lumaban. Imbes na sumuko, lalong naging matatag. Tanging lakas nila ay ang bawat ngiti ng kanilang anak. Sinisikap maging nanay at tatay, mabigyan lang ng magandang buhay lahat handang-handang ialay. Kaya sana sila ay mahalin yung totoo. Alam nyo ba kaya marami ang pamilyang di buo? Di man karamihan, ngunit karaniwang nangyayari. Kadalasan kasalanan din nating mga lalaki. Isa kang dakilang ina, yan ang lagi mong iisipin. Huwag mong hahayaan ang kalungkutan ang iyong maging kapili. Ipakita sa iba ang tatag at maging inspirasyon. Sa patalim, para sa anak wala silang hindi kayang gawin. Para lang sikmura ng anak nila'y magkalaman. Kapalit man ay di masikmurang pagbenta ng laman. Di man tamang nakakagawa sila ng maling bagay masama, pero dun sila naging mabuting nanay. Kaya't sa inyong lahat, saludo po ko sa inyo. Sana'y lagi niyong tatandaan tong sasabihin ko. Huwag mong pansinin lahat ng paninira ng iba. Sikapin mo na lang maging isang dakila na ina. Ano man ang naririnig mo, huwag kang magpa-apekto sa mga taong kung basta kala mo perpekto. Meron kang anak, yan ang gawing inspirasyon. Mga maling na pagdaanan, ituring mong leksyon. Mga taong mapanghusga, mawawala din yan paglaon. Tandaan mong hindi nila kayo pinapalamon.